What is up sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy and for today's video, nandito tayo sa San Simon, Pampanga at kung mapapansin ninyo, maraming motor dito sa likuran natin and yes, tama po kayo nang iniisip na sa warehouse tayo ng FKM dito sa San Simon. So bago ang lahat, maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines para sa pagpapareview nito at sa lahat ng demo bikes na available dito sa inyong warehouse. At gayon din, hindi lang natin to basta matetest ride. Mayuwi pa natin ito. Mailolong term review natin siya. Mas mabibigyan natin siya ng ride experience, ganyan. So madadala din natin siya sa iba't ibang lugar para ma-experience natin kung paano mag-perform itong motor na ito. So ito nga pala yung isa sa mga sikat na big bike ni FKM. Ito yung tinatawag nilang Dominar Killer. So alamin natin yan kung totoo ba talaga. So ito nga yung Falcon 400X. Isa siyang retro classic bike. Alamin natin yung kanyang technical specifications, features, and price. So, umpisa na natin ang video. So, hindi natin siya gagawan ng comparison video pero dahil tinawag na rin nila itong Dominar Killer at alam niyo naman si Sir Troy naka-Dominar. Titignan natin kung totoo ba talagang Dominar Killer itong motor na ito. So, unahin natin sa kanyang presyo. Introductory price niya is 208,000. So, kaparehas nung latest model or yung Dominar 400 UG2. Yung gamit kasi natin is UG1. So, sa presyo, yes, magkatapat sila. Pero sa specifications, titingnan natin kung nakakalamang nga ba itong si Falcon 400X. Bago tayo pumunta sa kanyang specifications, features, iwo-walk around ko muna kayo sa motor na ito. So, yan po ang itsura ni Falcon 400X. So, siya ay retro classic with modern technologies. Ang ganda din ng kanyang trellis frame, ano? Binagay nila yung kulay doon sa tangke. At yung kanyang classic seat, one piece lang. And then, ito yung available na demo units natin dito sa warehouse nila. Ayan, may Victorino tayo, Venture, meron tayong ADV 180. Yung dalawang big bike nila doon, yung bago, yung Slick 400 at yung Glider Labby 150. Meron din tayong Pyro dyan at iba pang scooter. Okay, so balik tayo dito sa Falcon 400X. So, dito muna tayo sa likod. Tail fender niya, maikli lang. Pero nandito yung kanyang turning signals tsaka brake lights, hindi nila inhiwalay. Pero yung ilaw ng plate number, nandito sa ating mudguard. Naka-separate mudguard, ano? Naka-screw siya rito sa swing arm natin. May ilaw tayo dito, may added reflectorized. Ayan. So pagpasensya nyo na guys, kung medyo madumi yung motor. Ito kasing motor na to, nanggaling ito kay Boss Yang. Sindihan natin yung mga ilaw niya. Meron siyang option dito, switch, ano? Kung gusto nyo full blast, dim, or off. Ayan, napakaliwanag. Kada turning signal, merong tatlong LED. Dito naman, merong daytime running light na parang bigote. And then, meron siyang mga broken lines doon. Yan yung sa brake natin. So, may ilaw tayo para sa plate number. Exhaust natin, classic. Parang bullet. 2-in-1 barrel. Merong heat guard dito, pero I think hindi naman masyado itong nakaka-protect. Dito lang sa, ano, sa ating pilon. Kung maabot talaga, maabot. Single piston brake caliper sa likod. Naka-disc brake. At ang tire size natin dito, 150, 60, rim 70. Tubeless. Naka-alloy casted mags. Suspension naman natin dito. Monoshock. Adjustable preload siya. Yes, adjustable preload siya. Tapos dito sa gilid, papansin nyo yung kanyang trellis frame. Kaparehas ng kulay ng ating tank. Naka, ano siya, parang bronze, goldish, something. Basta, ang premium ng kulay niya. Double cylinder or twin cylinder. Ayan, meron din siyang plastic dito na slider, engine slider, para hindi masira yung inyong elbow or hindi matamaan yung inyong oil filter kapag ka nasalda kayo. Dito naman sa harapan, double disc brake. At kada disc brake, merong twin piston brake caliper. Naka USD fork, meron siyang reflectorized dito. Maganda yung kanyang front fender kasi yung bracket niya is alloy. And then, naka-screw yung kanyang plastic na fender. So ito nga pala guys is Boss Ironman finisher. So kung sa performance lang talaga, wala na tayong masyadong patutunayan dito. Yung enjoyment na lang natin sa bike ang isi-share natin sa audience. Pero pagdating sa performance niya, yan, Ironman finisher po siya. Sa harapan, lahat LED rin. Daytime running light, low beam natin, parang slot machine, ano. And then ito yung ating high beam. Ayan.
Tapos ganun din yung ating turning signals. Sobrang liwanag. Or let's say, maliwanag lang, isapat na. So may camera siya sa harapan. Ayan. For safety. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana yan. Dito naman sa kabilang side, ganun din. Disc brake, double piston brake caliper. Tapos yung kanyang engine cover, naka-silver, plastic. And then may bracket dito. Yung bracket niya may cover ng plastic din. Radiator natin may cover na rin. Sa ating mga pedals naman, dito sa foot peg at saka sa footrest, naka-alloy. And then may rubber yung kanilang footrest. Ayan, naka-single, ano lang tayo, naka-single transmission pedal lang. May chain guard din at saka tire hugger. So dito naman sa design, sa tangke natin, ang ganda ng kulay. Bulky, macho. Tapos pagdating dito sa gilid, same pa rin. And then mayroong dagdag na aesthetic dito. Tapos silver na rito sa gilid. Ito yung ating grab rail. Okay na rin. Tapos meron tayong black na fairings dito, dagdag mudguard. Okay, punta naman tayo dito sa kanyang panel. Ang ganda ng ano niya, no? Animation. Ito alam ko napapalitan ito. Napapalitan yung kanyang interface. Kung gusto mo ng ganyan or ganito. Pero ako, tingin ko mas prefer ko ito. TFT, more than 3 fingers. Maliwanag lahat. Top right natin, voltmeter. Meron tayong oil temperature gauge, fuel gauge, gear indicator, speedometer, digital tachometer. Clock sa taas. Yan, ABS, check engine, mga turning signals, passing. Ayun. Total odometer, trip meter. Ganun lang din naman dito. Mas ano lang dito sa isang interface niya, no? mas nakaayos lang. Sa controls naman natin, same sa ADB 180, yung mga may backlight, yung ating ano, mga selector buttons natin, passing light, high and low beam, turning signals, horn. Dito, ating kill switch, hazard button, ating light switch. Ayan. Pati pala yung backlight natin, kasamang umiilaw. And then yung ating electric starter button. Mga levers natin, clutch lever, tsaka brake lever, merong 5-stage na adjustment, tapos naka-clear or naka-transparent yung ating brake fluid canister. Naka-classic or round yung kanyang side mirror, mahaba rin yung stem, okay na, makapal. Handlebar natin, tapered, meaning makapal dito sa gitna, papanipis dito sa dulo. And then naka-silver na lahat ng ano dito, yung sa T-pose, yung sa butterfly niya, and then yung sa kanyang suspension, naka-silver na lahat. Dito sa tangke natin, meron tayong parang carbon-inspired na plastic na fairing. Meron siyang mechanical key. And then, ito yung kanyang lock. Ayan. Parang, ano yun, ano yung alarm ng e-bike. Oh. Sa ating tangke naman, naka-alloy na. So, ayan. Punta naman tayo sa kanyang technical specifications. Alam nyo naman, si Sir Troy, hindi mapagkabisa, hindi galing-galingan. Para walang sobra, walang kulang, walang mali, no? Talagang titignan natin sa website ni FKM. So, si Falcon 400X gumagamit ng 400cc engine displacement, parallel twin cylinder double overhead cam, liquid cooled 8 valves 4 stroke at nagpo-produce siya ng 28.5 kilowatts at 9000 rpm. So, maximum torque niya 35 Newton meters at 6500 rpm. So yung 28.5 kilowatts na yon ay nagre-range siya ng 38 point something horsepower. So fuel injected siya, 6-speed manual transmission, suspension niya inverted sa harapan at monoshock sa likuran. Front tires 110/70 rim 17, rear tire 150/60 rim 17. Tapos double disc brake sa harapan, single disc brake sa likuran, ABS parehas. At sa dimension naman niya, wheelbase 1,395 mm, seat height 790 mm, ground clearance 170 mm, curb weight 185 kg, fuel capacity niya 15 liters. Approximately fuel consumption nito 20 to 25 kilometers per liter. Depende yan sa road condition at sa riding style ninyo. So ayan, I think wala na akong masasabi sa kanyang specifications. So, idederecho na rin kasi natin to ng uwi, guys. At i-review natin siya ng matagal. Bago ang lahat, soundcheck natin siya. So, ganyan po ang tunog ng twin cylinder na Falcon 400X. Ganito naman po nakaupo ang isang 5.7 sa 790 mm. Almost flat foot tayo, medyo umaangat lang yung isang paa, pero manageable ang timbang niya.
upright position lang, magana po ito 185 kilograms. Mas mabigat pa yung 400cc ko dito, no? I-test ride na natin siya at idiretso na natin siya pauwi. Okay guys, so may kasama tayo dito, ating technical support si Sir Carlito. Sir, shoutout ka. Hello mga sir, mga Falcon members. So, shoutout po sa inyo. So, panalitin po natin na maging maganda yung motor natin and safe drive po tayo. And then, sa mga concern po na lahat po ng mga concern nyo, so, message lang po kayo sa concern. Dito po ako para sagutin po yun. Yun. So, thank you Sir Carlito. Nice meeting you, sir. Yeah. Ma'am, thank you po. Sir, thank you po. Ingat-ingat, sir. Yeah. Alright, so palabas na tayo ngayon dito sa mga warehouse. Braking power niya malakas. Kung paano marangkada yung motor, yung makina, eh ganun din naman pinapantayan nung braking power niya. Saka maganda kasi dito, double disc brake yung harapan. So try natin siya sa expressway. And then pag-usapan natin kung ito ba talaga ay Dominar killer. So unang-una, sa presyo na 208,000, ang tinapatan nito ay yung UG2. Ito kasi naka retro classic. Si UG2 kasi naka touring na siya. Sa TFT display, yes, panalo ito compare kay Dominar kasi naka digital lang siya. Parang negative color pa nga eh. Tapos mas marami ng information nito. Wala lang siyang fairings dito or yung assembly tulad nung sa Dominar. I think mas beginner friendly ito pagdating sa timbang, seat height at saka sa yung power niya. Unlike kay Dominar, eh more than 200 kilos siya. Tapos yung seat height niya medyo mataas. So ito, twin cylinder. Mas maganda talaga tumunog at ano, mas malakas. And then ito naman kasi 400cc sakto. Si Dominar 371. Lamang din siya sa braking, ano, dahil double disc brake ito with ABS pa. Pagdating naman sa transmission, same na 6-speed manual pero ito non-slipper clutch. Si Dominar meron. Pero hindi mo naman lagi taban-taban ito eh. Kasi siguro kung matatraffic ka at yung ano talaga, mangangalay ka rito pero okay naman. Sanayan lang din talaga yan, ano, may mga rider kasi na feeling nila para silang pumipiga ng yung muscle, ano, tawag dun. Parang ganun pigain ito, matigas daw. Hindi ko naman alam kung anong pinagbasihan nila. So sa mga ganun-ganun, ano, wag natin iniisip na talagang pangit yung mga parts and ano. Kasi okay lang din naman malaman nila para alam natin, eh mag-improve pa sila, i-enhance nila yung mga parts, ganun. So makina niya responsive, agile, responsive ang throttle. Maganda yung power to weight ratio niya dahil 38 horsepower. Tapos 35 Newton meters. Vibration sa handlebar. Alam niyo ba, mas malala pa ang Dominar 400 dito. Okay lang yung vibration niya, normal talaga yon pagka umaandar. Lalo pag single, ang lakas ng vibration nun. Ito okay lang, walang problema. So pasok muna tayo ng expressway. Di ko nga alam kung ito yung papunta na expressway, basta paglabas ko, dito na ako agad dumaan eh. Mag-enjoy ako nito. Sa kanya namang wind drag, although naked siya, eh sapong-sapon nyo talaga yung hangin nito. Additional sa safety niya, meron siyang dash cam. Okay, so testing na nating top speed din bawat gear. Pwede ba? So ayan, primera niya 50, segunda 80, wanten. /126 yung kanyang fifth gear. So ito sixth gear. Ang lakas. Ito
ito pala, 6 gear. 5th gear pala niya, 140. Oh my gosh. $154 nung huminto ako. $160 daw kaya ito. Ang bilis, grabe. So ito guys, difference niya kay Dominar 400. Mas mabilis makuha ni twin cylinder yung top speed niya compare sa single cylinder. Pero si single cylinder, more on torque siya dahil single. And then si double cylinder naman ay more on speed. Depende pa rin yun sa configuration ng engine kung under square, over square, or efficient, or square lang. Pero itong bike na to, I think, ano to, kung sa beginner big bike, hindi lang basta papasa itong bike na to eh. May kalalagyan talaga. Bukod sa presyo niya, panalo talaga yung presyo niya. 208,000. Nagkakaroon na ng mga big bike na ganyan lang yung presyo na expressway legal. Pero ngayon, 400cc, ganun-ganun na lang presyo, no? Para kang bumili ng 160 na ADV. Konti na lang itatagdag mo. Suspension niya, although magaan ako, siguro matigas sa akin itong upside down fork. Pero dito sa likod, maganda yung combination ng monoshock niya at saka yung upuan. Hindi siya yung nakakaipit, ano? Mahaba yung upuan niya rito. Pasensya na kayo guys, hindi na ako nag-gloves kasi hindi ko makita yung gloves ko kanina. Hindi ko alam kung saan ko nalapag or nawala ako siguro. Pero ito, since wala tayong gloves, damang-dama ko talaga yung vibration. Pero hindi masakit, may vibration lang. Normal yan sa motor. Kahit 3-cylinder, 4-cylinder, merong vibration niya mga yan. Nagkakaiba lang yan sa lakas at hina, ano? Depende sa shocks. Hindi lang naman lagi sa galing sa makina yung vibration eh. Galing din yan sa gulong. Kung matigas yung gulong mo, tapos sira talaga yung daan, mararamdaman mo talaga yon. Pero kung tama lang yung PSI ng gulong mo, tapos maganda rin yung suspension, wala talagang mararamdaman na ano yan, vibration. Tsaka saglit lang niya kunin yung mga speed na gusto ko. Like gusto kong mag 100 agad, gusto kong mag 120. Kung mapapansin nyo kanina, may sticker siya ng Boss Iron Man. Ito, Boss Iron Man finisher. Dalawa itong bike na to na inilaro nila ng Boss Iron Man. Hindi ko lang din kasi alam dahil hindi naman yata vlogger, hindi moto vlogger yung gumamit. Parang isa lang sa mga sales or sa mga staff ng FKM. Sa tires naman niya, if ever na gusto nyong magpalit ng mas magandang tires, semi-raystar, I suggest kumuha kayo ng Corsa motorcycle tires. Sa semi-raystar, meron tayong Corsa R93. So, tingin ko wala na akong masasabi about sa bike na ito. Recommendable siya para sa mga gustong mag-upgrade ng big bike at sa mga gusto magka-big bike, first time magbi-big bike. Yes, pasado-pasado ito. Beginner friendly siya. Magaan, tama lang yung power. Sa fuel consumption niya, testingin natin ito sa mga susunod nating vlogs. Pati sa mga corners at sa long rides, testingin natin siya. So yun lang guys, yun lang vlog natin sa ngayon. Kung nagustuhan nyo, like, comment, share and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.